Sa panayam ng mga mamamayag sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Commission on Human Rights Chair Ed Rosales na tumaas ang bilang ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Binanggit ni Rosales mga bagay nito matapos siyang tanggapin kay Defense Secretary Voltaire Gasmin ang mga dokumento ng martial rule kasabay sa pangunita ng 39 na taon ng batas militar ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sinabi ni Rosales na batay sa kanilang nakalap na datos ay mataas ang bilang ng mga pang-aabuso sa human rights sa ilalim ng Arroyo Administration. If you look at the statistics of CHR, pinakita namin sa inyo na during the time of GMA, former President GMA, 49% of torture cases belong to the police. About 38% of yung mga extrajudicial killings were attributed to the military. And then 31% of enforced disappearances were attributed to the military. So malaking-malaki pa yung problema na dapat nating nilulutas. At the policy level, may paradigm shift sila. Pero ang mas malaking problema, paano mong i-operationalize ang kanilang mga patakaran? The point is, we're already having conferences, they're already opening their detention cells, and then their training camps to us para ma-monitor namin na wala nang hazing, wala nang torture na magaganap. Hindi madali ang proseso, mahirap ang proseso, pero kakailanganin ang tulong ng civil society, yung mga human rights officers nila, at maging kayo sa media, dapat nandyan din kayo, kabahagi nitong pag-vigilant natin, pag-monitor natin na wala nang hihinto na yung kanilang mga torture. Si Commission on Human Rights Chair Ed Rosales, RH 911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.